Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakahilig sa mga iba't ibang mga pampaswerte? Masasabi ko lamang mga bossing, mainam po yan. Kesa wala po kayong mga pinaniniwalaan. Yung ba tipo na bahala na si Batman, wala kayong mabis ang proteksyon. Meron akong kakilala, siya po isa sa mga napakahusay na, hindi ko lang babanggitin kung ano mga bossing ha. Mahusay po siya na, hindi, sasabihin ko na rin. Kasi baka kung ano isipin po ninyo, mahusay po siya na albularyo at mahusay rin po siya manghula. Kasi ako nga po isa sa mga mahilig sa mga ganyan. Siya po ay matanda na mga bossing. At siya po ang lagi ko pong tanungan. Ngayon po mga bossing, yan po ay sabi po niya, alam mo, sa buhay ng tao, hindi sapat yung apply ka lang ng apply ng mga talento mo. Yung halimbawa, gamot lang siya ng gamot or kaya hula lang siya ng hula, hindi lang daw po sapat yung ganun. Kailangan sa buhay ng tao lagi meron kang mabisang proteksyon, kasi kung sino-sino ang mga nakakasalamuhan ninyo, kung sino yung mga nakakasagupa ninyo, yung mga tipo na matatalim na mga mata, matatalas na dila, yung mga ganyan, mga panalangin na bagay, hindi nyo alam yung mga nakakaharap nyo, akala nyo okay, yung pala sa totoong buhay hindi naman pala. Ayun, kumbaga sa pagtalikod samot-samot na kung ano mga sinasabi po sa inyo. Kaya mainam, meron tayong mabisang proteksyon. At ito po ang aking share sa inyo ay hindi lang sa sobrang napakabisa. Ito po ay isa sa mga napakaswerte pa na pang-attract, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Yun nga po yung kinukwento ko po lagi sa inyo. Noong unang panahon daw po, sa isang kabundukan, may malaking-malaking puno ng laurel. Ang puno ng laurel na ito ay siyang nagningning, kasi baga nandiyan na lahat ang herbal ha, pero ang tanging bukod tanging ang puno ng laurel ang nakatalo sa naghari-harian ng mga masamang espiritu. Kumbaga bukod tanging ang laurel lamang. Ngayon po mga bossing, kaya gamitin po natin ito na mabisang proteksyon at pang-attract ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mapamamaraan, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, ay mainam po yan. Kesa tayo po ay lagi nalang bahala na si Batman, bahala na kung ano ang mangyayari. Mainam, lagi ka merong mabisang proteksyon. Yun nga po mga bossing ko na marami kayo pamimilian, yun nga lang po mga bossing ko na pagsusuot ng alahas, hindi lamang po yan dekorasyon or kaartihan. Yan po isa sa mga mabisang proteksyon para hindi kayo talaban ng mga negatibong enerhiya ng mga tao na kasalamuhan ninyo. Pero yung mga tao na nakakasagupa po ninyo, na hindi nyo inaasahan na siya po ay gagawin po sa inyo yung mga ganito, ganyan. At ito po mga bossing ko ay mabisang pang-attract na swerte sa pera. Subukan nyo na po ito ha. Kumuha kayo ng isang buo na dahon ng laurel. Kagaya po nito mga bossing. Ayan. Meron po siyang cinnamon. Kaya ganyan. Ayan. Ngayon po mga bossing, dito sa dahon ng laurel, isusulat nyo ang 8 beses na 8888. 8. Dito sa taas. Ang ibig sabihin po niyan, walang hanggan. Tapos yung 8 nga po, walang hanggan. Bukod pa dun sa 8 beses mo itong sinulat. Parang mystic nuts na ang dating na maraming bilog-bilog. Maraming swerte ang darating. Ngayon po, susulat nyo dito, yayaman ako. Yayaman ako. Kung gusto nyo po mga bossing, 8, yayaman ako din. Or kaya, sulat nyo po dito, yayaman ako. Pagkatapos dito, tunay ninyong pangalan, ipilido, at birthday, at year kung kailan kayo pinanganak. At pagkatapos mga bossing ko, mag-wish kayo ng temtim na mula sa puso po dito. At pagkatapos, sunugin nyo po siya. Ito po isa sa mga proven na napakaswerte. Gustong-gusto ko po ang dahon ng laurel, ganon din po ang bawang, ganon din po ang asin, ganon din po itong ating yung mga pinaka gustong gusto, asin at saka mga barya, yung pinaka gustong gusto. Tapos sasabayan na rin po yan ang mga star anise, clove, ayan. Ngayon po mga bossing, dahil ang isa sa mga dahon ng laurel ang pinaka powerful na mabisang pang attract sa pangkalahatan na problema ay masusolusyonan. Meron ako rin kakilala na siya po ay
Nawawalan po siya ng pitaka. At ang pitakang ito, ito palang pitakang ito, dito siya nag-iipon. Ngayon, ang dami niya ng mga pinagbintangan, pero hindi niya mahanap ang kanyang pitaka. Dahil sa kapangyarihan ng daw ng Laurel, nag-wish po siya na makita niya na ang kanyang pitaka. Walang kaabog-abog, bumilang lang ang 3 araw. Ito po ay nagtiklop siya ng damit. Yung pala ay naiipit niya ito sa kanyang damitan. Ngayon, marami pa siya nakaaway, marami siya napagbintangan. Yung pala, nakalimutan niya lang na inipit niya ito sa damitan po niya, mga bossy. Sa pamamagitan kaya, baga amaze na amaze siya sa daw ng Laurel. Meron din po na matagal nang gusto magkaroon ng baby, hindi magkaroon ng baby, dahil nga po sa daw ng Laurel, nag-wish lamang po sila, natupad po ito. Pero syempre mga bossy, baka pag kayo nag-wish po dito at hindi ito natupad, maiyamot kayo. Kumbaga, lagi nyo sasabihin sa isipan ninyo, kung ano man yung mga nangyayari sa inyo sa ngayon, yan ay nakatakda, nakaukol yan sa inyo. Kung hindi pa kayo nakaukol na magkaroon ng baby, ay hindi pa talaga. Kumbaga, nasa ano po yan, kumbaga, kung kayo po ay pagkakalooban, kahit kayo po ay hindi mag-antay na mag-intay, yan po ay darating at darating po sa inyo mga bossing. Kung ukol ay bubukol. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala sa mga itong mga pamamaraan, lumarga po kayo, subukan niyo po ito. Yun lang po mga bossing, salamat po.